Big change yan sa kanya, yung pinago sa kanya. Mapapansin niyo yung mags niya. Hi guys, it's me, JR Navea. Welcome back to Automatic. Yeah! Kamusta, Honda? Before we start, maybe you notice now, medyo iba yung ginagamit natin motorsiklo. And yes, of course, dahil automatic rider pang ating channel, we're going to review or test ride all the automatic, including this. Yeah. And before we start, I would like to give a great shout out to Mr. Boom Buga. Tama ba pronunciation ko? Ito yung kanyang comment. Nagpapa-shout out siya. You sir, salamat sa suporta. Keep subscribing and keep watching our videos. And also, our giveaway is still ongoing po. So all we have to do is go to this channel or go to this video up there. Ayan yung link o kaya nasa description. Mag-subscribe kayo. Mag-comment kayo dyan sa video na yan. At i-like nyo na rin. Kasi kailangan natin dyan mag-comment dahil dyan tayo mamimili or dyan mamimili ang Google. Kung sinong mananalo, di ba? I don't wanna pick off by myself kasi gusto ko maging pantay. Kasi makita ko pangalan eh, kilala ko, baka siya piliin ko, di ba? Or alam kong itong tao na to eh, malapit lang sa akin. Ito, pipiliin ko. So, gusto ko maging pantay-pantay tayo. Okay. So again, sa mga bago sa ating channel, ako po si JR Navea. Yun ang pangalan ko, JR. At ang pinanonood nyo ang ating channel na Automatic Rider. Okay, can we start? So, ngayon yun nga, ito napapansin nyo, iba yung ginagamit ating motorsiklo. Ibig sabihin, meron tayong bagong motor na i-test ride. Diba? Well, actually, kanina ko pa siya ginagamit. This is the Honda 125i Fi. Oh, fuel ejected. 125i. So, it's a 2017, I think. Tama ba? 2017 model. Nahiram ko sa ating kapatid na si Mr. John Errol. Shout out to you, bro. Salamat. And this motorcycle, syempre dahil 125 siya, meron siyang 125cc at 124.80 cubic centimeter ang eksaktong sukat. Di na ako magpapaka-technical dito. Medyo marami na rin kasi nabago. Hindi naman ganun karami. May ilan na talagang mararamdaman mo yung pagbabago sa modification na ginawa natin kapatid dito. Special feature, syempre, dahil FI siya, matipid sa gasolina. Diba? So, tank naman niya, tank eh, ng gasolina, naglalaman ng 5.5 liters. Yes, 5.5 liters. And sa isang litro kasi kaya niyang umabot ng at least 58 to 59 kilometers per liter. I-estimate tayo kung well, kasi hindi naman natin masasabi kung gaano kalayo. Ngayon, gawin nyo ganito. Kung meron kayong internet, try nyo buksan yung Google Map nyo at tignan nyo kung saan ang aabutin ng 58 kilometers simula dyan sa kinatatayuan nyo ngayon. Ganun gawin nyo. Ganun kalayo po yun. At dahil 5 litro ang laman, 5 litro at kalahati ang laman nito, multiply nyo sa 5. Itong aso na to, pinapakaba ako. Multiply nyo sa 5 para malaman natin kung gaano kalayo yun. So estimate mo na lang, siguro pinaka mag-assus na nito is 50 kilometers per liter.
So mayayari yan, so times 5 meron tayong 250 kilometers men, napakalayo na yan. Kung ito gagamitin ko papuntang Tinggalan, simula dito Bulacan, maka 5 litro ko, isang full tank lang, palikan na. Para sa scooter na 125, malaki na yon, malaki na yung 5.5 liters, diba? Regarding sa modifications na ginawa, makikita yun, tingnan natin. Let's see here. For the meanwhile, buttons nito, actually hindi pa kabisado dahil ngayon ko lang ito nasakyan talaga. Hindi ako masyado nag-review. Siyempre, meron na, useful lang naman. Nagkaroon siya ng ilaw dito or buttons din eh. Pindutan yan para sa auxiliary lights. At saka, I don't know about this idling stop. Kanina, siniswitch ko naman siya, pero may ilaw lang tong letter A na tapos may parang araw na pabilog. May ilaw lang yan, then mawawala yung blink. Oh, hindi pala siya nagbiblink. Namamatay lang. Sandali lang yung ilaw niya. Wala naman nangyayari. Okay. Basahin siya na. Alright. So, sige, dagdag ko na rin dahil tatayo ako sa motor na to. Kasi may automatic to kapag binaba niya yung side stand, ayan, mamatay yung makina niya. Yan, ito siya ngayon. It's a red color. Yung mga stickers na auxiliary lights, yung headlight, battery operated siya, kaya ganyan. Big change yan sa kanya, yung pinago sa kanya. Mapapansin niyo yung mugs niya, yung wheels niya ay kulay blue. Itong mugs kasi na to ay galing sa Aerox. Tara, center stand natin. So, itong mugs na yan ay galing sa Aerox. I don't know why, pero nagkasya siya. Sabi niya, meron lang dito, pinamasin shop pa niya ng konti. Pero I think dito sa likod wala masyado na, pero dito kita ko yung pinatira niya, ito. So side na to, ayan. So kailangan pinatabas niya to para siguro hindi tumama dito. Then ito bolts ng pina-adjust na rin to. So, stock size niya, parehas lang naman. Tama ba ako? Oh yes, 14 centimeter. Diameter yun eh. So, yun ang stock size niya. Kaya lang tumaas to dahil lumaki yung gulong sa likod. Dahil na rin sa mugs naman to ng Aerox. Kaya ganaya to. So, 110, 80, and 14. Yun ang sukat din sa harap niya. Diablo 80-90 only. And then gusto ko makita nyo kung gaano kataas kasi tumaas to halos alisin natin yung helmet ko. Hopefully makita nyo. Sakay ako. So eto, kaya posisyon ko pagka nagmumotor ako. So, medyo nakataas ng konti yung ating toes. At kapag umaandar to, pwede na mag-swing yung paa ko. Medyo tumaas na rin siya. Kailangan ko pa i-adjust sa sarili ko para maabot ko yung paa. Or yung floor. Ha. So, ayun. Well, maybe naka-affect din sa height niya yung gulong. Side mirrors niya ito, maliit na side mirror lang. Hindi ko na kung saan ang galing to, pero parang nakita ko to nung naka-stock pa siya side mirror dito at dito. So ito, binutasan niya yung fairings niya rito para makapagkabit siya. So mapapansin niya medyo nagwiwiggle yan kasi medyo malambot lang yung fairings, syempre plastic pa rin yan. And starting. Okay. And about sa takbo niya,
Well, it's very very smooth. Para sa 125cc, para sa akin parang malaki siya masyado. Kasi yung size niya is halos kasing laki na rin ng ano, ng 150cc ng Honda Click. Yun nga, kanina ko pa siya sinasakyan. At I'm enjoying this bike. Although mataas siya para sa akin. Well, maybe siguro kung naka stock na tires lang to, baka abot-abot ko naman. Kasi tumaas tayo sa gulong. Well, actually kasi yung kapatid ko is mas malaki sa akin talaga. So, siguro sa kanya walang problema. Sa akin lang. But running, makina napakaganda. Very, very smooth. Well, Honda yan eh. Huwag tayo magtaka kung bakit maganda yan. Honda yan. Yeah. So, sa mga tindahan dito, kung meron pa, hindi ko sigurado kung meron pa talaga mga tindahan ng mga motorsiklo ganitong model, nasa 75,000 pesos ang cash nito. 125cc FI na. Well, that's a good deal naman yan. Pang-araw-araw, pambiyahe, pwedeng-pwede. Pwede kahit kanino. Alam naman na scooter ngayon ang mga automatic na motor, kahit kanino. Or kung may budget pa tayo, you may get the upgraded version of this. Ito is the 2018 or 2019 model, which is syempre much better. Mas maganda yung design niya. Maybe for now, that's it for now. Well, if you like this video, if you like this bike also, please do like this video, share, and subscribe. Mga gusto niyo, kung gusto niyo i-recommend to mga sa mga katropa niyo, share niyo sa kanila yung video na to. May sige lang naman eh. Sabihin mo, panoorin mo to pre, maganda na yung nare-recommend ko sa yung motor. Diba? So that's it. Bye-bye. Dun 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 dun.